Ngayon ay tuturo ko naman po sa inyo ay paano gumawa ng pet bottle, kung paano gagawin yung pet bottle na pwede pagtamnan ng mga halaman. Ba't ko po ba naisipan ito ang pagtamnan? Una po nakalagay, recycle me. Ayan po, nakalagay, recycle me. Pag ho ginamit natin ito na, na pagtatamnan ng ating mga lettuce, makakatulong na po tayo sa environment para ho masinop ito at hindi po maging kalat. Pangalawa po, nagtatanong, marami po kasi nagtatanong, sabi, paano yung area namin? Wala namang styrofoam, wala namang downspout. Ano yung pwede namin pagtamnan na lalaki rin naman yung mga lettuce? Yung pangalawa. At yung pangatlo, sabi, ang mamahal naman kasi nung pinagtataniman mo, lalong-lalo na sa mga beginner na tulad namin, ayan, gusto muna namin matuto kung paano magtanim ng lettuce. Kaya naisipan ko ho na gumamit ito. Ayan. Sige po. Ano po yung mga materials na kailangan natin? Siyempre, una po, pet bottle. Pangalawa po ay may cutter ho tayo, may gunting, may rubber band. At saka insulation po. And simulan na po natin. Ang una po natin gagawin ay ikakat po natin itong pet bottle. Bakit ko po doon pinutol? No? Bakit po hindi sa gitna? Bakit po dito sa ibabaw? One ang purpose po para po mas marami tayong tubig na mailagay. At pangalawa po, kasi lalagyan po natin ito ng cockpit. So kapag po nilagay natin yung cockpit, ito po. Andito lang yung cockpit niya. Tapos ito, pag nilagay mo dyan, hindi siya malalaglag. Kasi mas malaki ang circumference nito kaysa nito. So, ito po yung purpose doon. Kaya po dito ang putol ng cup. Subukan pa po natin. Pwede nyo pong idiretso na gamit ang cutter. Ako po ay prefer na after kubutasan ay gamitin ang gunting. Putol na po natin yung bote. Nasusunod naman po natin gagawin ay ikakat po natin, lalagyan po natin ng slit yung mga itong bote para po sa pagpasok po ng oxygen. Parang ginagawa din po natin sa styrofoam. Di ko po nabanggit, kailangan po natin na soldering iron. Makikita nyo po, may mga guhit na po itong mga bote. So yun na po ang susundan natin. Lagyan natin siya ng slit sa gilid at ang susunod po natin, ito takip naman. So, meron na po tayong slit sa gilid at meron na rin po tayong butas. Nakikita niyo po. Ang susunod po natin gagawin, lalagyan po natin ito ng insulation foam. Bakit po natin lalagyan ng insulation foam? Kasi po, kung ito ay mabibilad sa araw, papasukin po ito ng araw, mabilis po mag-init ang tubig. Pag mabilis mag-init ang tubig, mababawasan po yung oxygen sa loob or mawawala na ng oxygen, magkakaroon ng root rot, mamamatay po yung halaman. Kaya ang gagawin po natin, tatakpan po natin siya ng insulation foam para ho ba malamig yung tubig at maprotektahan din po sa init ng araw at sa algae, sa lumot. Kasi pag ho ang tubig ay nadiretso sa araw, ay nagkakaroon po ng lumot yung ating pagtataniman. Sa pagkat po natin ng insulation foam, sukatin na rin po natin para po para ho maging pare-parehas yung size na ilalagay natin. Pag bumili po kayo ng insulation foam, ito po yung lapad niya.
Dapat po niya ay nasa 40 inches. Ang taas po nito ay 8. Yan. 8 po ang lapad. Yan, 8. At ang taas po ay 14. 14 inches. So ano po ulit ang size ng insulation foam? 8 by 14. After natin i-cut yung insulation po, ano po yung susunod natin? Kakabit na po natin ito. Yan. Sabi ko po sa inyo, 14 by 8 para po sakto dito at sakto sa baba. So, 8 by 14. Ano po susunod natin? Ito pong goma. Pwede pong goma ang ilagay nyo or pwede rin naman na tape na lang. Pero nilalagay ko po goma para mas madali siyang tanggalin. Meron na po tayong isa. Sa pagta-transplant naman po, gamit ito, ang kailangan po natin syempre, seedlings at saka itong cocopin. Pasensya na kayo sa seedlings ko na napasobra ng edad. Nasa 16 days old na po ito, kaya medyo malaki na siya. Pero ganito po ang pagta-transplant. Ito po siya. Yan, ganyan po siya karami. Meron na po akong tubig na meron water nutrient. Para lang po pag nilagay ko to, mabigat na to, hindi gumagalaw. Ayan. Tingnan niyo po. Binubutasan ko po ito. Ayan. Ayan. Nilagyan ko po ng stick sa ilalim para po nakaangat yung seedling tray. Binubutasan ko na po doon para sigurado na dala ko yung buong cockpit at andyan na rin siya. Again, bubutasan din po natin siya. Ito yung kasyang-kasya yung lalagay natin seedlings. Kanya agad. Yan. Pag po nagta-transplant po ako, kahit po sa cup, ganito ang ginagawa ko. Yan. Para tanggal po lahat yung roots, hindi po siya na-stress, kasama po yung pinagtaniman niya mismo. Yan. Meron na po siya. Yung paglalagay naman po ng tubig dito sa loob ng pet bottle, ganito lang naman po. Tanggalin ko po muna para pakita. Kaya po goma nilagay ko para po madali siya tanggalin. Ayan. Ayan. Tanggalin ko lang po ito para makita nyo kung gaano kataas. Ayan. Tingnan nyo po. Ayan. Nakikita nyo po yung linya na yan. Yan po yung pinakatakalad ko o yung linya ko na pinaglalagyan. Pag nilagay po natin ito, at ito na po yung mga na-transplant ko. Dito ko. Yeah.
po muli sa inyo after 12 days po, after 12 days mula nung una natin pagkakabicho, mula nung pa ating pagkakatransplant at paglalagay sa ating mga pet bottle, ito na po yung resulta. Ito po yung itsura niya after 12 days. Ngayon po, para ho malaman natin kung maganda po ba siya after 12 days. Pero tingin ko po maganda. Sa akin po pananaw ha, bilang nagtatanim ng lettuce, maganda po siya. Pero kung gusto, kung para ho ma-sure natin na okay siya versus sa Kratky, sa ginagawa po natin ay Kratky method din. So nung ako po ay nagtanim sa pet bottle, nag side by side trial po ako sa styrobox din. Tingnan niyo po ito. Ito po yung Kratky na kasabay po na itinim ko using this pet bottle. Para ho natin malaman, ano bang mas maganda? Yung nasa styro box po ba o yung nasa pet bottle? Pwede po bang ilaban yung nasa pet bottle? Same lang po ba ang tanim using styro box? Pakita ko po sa inyo. Kunin po natin to. Ito po yung parehas po silang nasa 12 days pa lang. Tingnan nyo. So, hindi po sila nagkakalayo. Pag tinignan ko, on the average, parehas lang po sila ng laki. So, ano ibig ko po sabihin? Kahit po nasa pet bottle, lalaki din po na tulad ng nasa styrobox. Ito po yung root system kapag nasa styrobox. No? Ganyan po yung kanyang ugat at nasa 12 days po. Pero kapag ko i-compare natin sa nasa bote, tingnan niyo po ito. Pag kinumpare po natin doon nasa bote, sabihin niyo, ba't mas maraming ugat yung nasa styrofox? Hindi po yon. Ang dahilan po noon kasi mas marami po tayong kokopit dito, kaya ho yung ugat niya ay umiikot sa loob ng kokopit before ho siya lumabas. Tingnan pa po natin yung ito. Ano po ang pagkakaiba ngayon ng maintenance ng nasa Kratky, ng nasa styro box versus itong nasa pet bottle? Kung titignan nyo po, lagi ko po sinasabi na ang requirement po per head ng lettuce ay nasa 1.5 liters per head. Ang nilagay lang po natin dito ay siguro mga nasa 0.75 liter lang. So anong maintenance po na gagawin natin? Yung sa Kratky po, yung nasa styrofox po pala, wala na po kasi ito po ay set and forget. Pag nilagay po natin doon yung tubig, okay na po yun, sakto na yung tubig. Pero dahil ito po ay nasa bote lang, kukulangin po ito ng tubig. Dahil kukulangin niya ng tubig, halimbawa po yan ay bumaba na hanggang dito, ano pong kailangan natin gawin? Magdadagdag po tayo ng tubig. Yan lang po ang difference nung nasa bote at saka po nung nasa styro box, kailangan natin magdagdag ng water. Mula naman po nung day 1 hanggang ngayon ay first time ko na magdadagdag ng water. Konti lang po yun, umabot lang po dun sa takip. Bukod po dito sa mga tinanim ko na to, nagtanim pa po ako ng iba pa po. Ito ay lolobion na rin. At nagtanim din po ako. Ayan, sinabay ko na rin po ang romaine.
Ito na po yung mga tinanim natin sa pet bottle after 12 days. Hindi ko na papakita doon matapos ng 25 to 30 days kasi masyado hong magtatagal. Marami na po naghahanap ng video. Pero papakita ko po sa inyo yung unang trial na ginawa ko na using pet bottle din. Ang difference lang po doon sa una kong trial, after 10 days, tinanggal ko po yung takip ng bottle para po mas makalabas yung ugat. Pero napansin ko po, kahit po hindi tinatanggal yung takip ng bottle, ay lalaki pa rin naman po yung leto. Same doon sa hindi tinanggal yung takip. Same doon sa tinanggal yung takip. Sige po, panoorin po natin. Yan po yung una trial ko using pet bottle. Yan po yung sinasabi ko. Kung mapapansin nyo po, wala siyang takip sa ilalim. Yan po yung sinasabi ko, yung una kong trial, tinanggal ko yung takip sa ilalim. Pero parehas lang din po, tanggalin nyo o hindi yung takip. Parehas lang po, nagiging takip. Yan po ay nasa 27 days na pwede na po yung i-harvest at maganda po naging tubo. Sinasabi po, maganda po ay naging tubo. Other than lettuce, pwede pa po kayong magtanim ng ibang halaman tulad po nito. Meron po akong siling. Ito po ay siling panigang, ito po ay siling mahang, ito po ay kamatis, ito po ay mga basil. Yan po. Sa sili po, ngayon pa lang siya mga nag-uugat. Yan. Ito po ha, sa simula lang po, dito po siya nakalagay sa pet bottle ng soft drinks. Pero kapag ito ay lumaki na, kailangan na po natin siyang ilipat. Dahil po mas marami na siyang ugat, mas marami na pong kailangan ng nutrients, at mas marami na siyang kailangan air. So ito po ay pansamantala lang nilalagay dito bago po natin ilipat. Yan. Ito pong basil, dito na po ito. Hindi ho na natin siya ililipat kasi hindi naman ganoon kalaki ang basil na nangangailangan na masyado malaking space. May mga bumibili po nito, pinuputo lang naman namin yung mga dahon at nilalagay nila sa pesto. Meron din ho kami buyer ng mga basil, sweet basil. Bago po pala natin patapusin yung video, ito po yung sinasabi ko ng aking RDWC before. Yan, hindi ko na ho siya nagawa ng video. Kung titignan nyo po, maganda po siya dahil grupo siya nakikita nyo, pero hindi po siya ganong kagandahan kasi ito po yung inabutan ng tag-ulan, medyo humaba siya. Pakita ko po sa inyo. Okay. Bali, ito po ay nasa 25 days na. Hindi po i-roach na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, medyo tumataas na siya. Yan. Dahil ito po ay inabutan ng tag-ulan. Pero kahit po paano, maganda pa rin naman po ang naging tubo. Ito po yung sa video ko before about RDWC. Pero meron po akong ginawang improvement dito. Siguro sa susunod na video, yun ang papapakita ko. Ano po ba yung ginawa kong improvement dito para mas maganda yung kanyang tubo. Ako rin po ay nananawagan sa ating Department of Education, lalo-lalo na sa mga teachers sa mga elementary schools. Kung gusto po natin bigyan ng kapaki-pakinabang na projects ang ating mga estudyante, pwede po natin ipagawa sa kanila yung pagtatanim po sa pet bottle. Bakit po? Una po, mas makakamura tayo, mas makakamura sila. Pangalawa po, matuturuan po natin ang mga bata na mag-recycle ng mga plastic na sinupin kaysa itapon kaysa maging basura, ay maturuan po natin sila na magsinup ng mga bagay at i-recycle ang mga bagay na pwede pang gawin kapaki-pakinabang. Pangatlo po, sana po murang edad pa lang ng mga bata ay maturuan na natin silang magtanim
matuto natin silang pumasok sa agriculture, no? Eh, kaya po muli, ini-encourage ko po yung mga teacher, elementary school teachers, na ipaproject po natin ito sa ating mga estudyante para po maging kapakipakinabang din ang oras nila habang sila ay nasa bahay lang. Before po pala tayo magtapos, ako po ay natutuwa dahil may nagpadala sa akin isang video ng isang lettuce grower din na yung anak niya sa murang edad ay naturuan na niya magtanim ng lettuce. Panoorin niyo po ito. Siya po yung sinasabi ko sa inyo, bata. Siya po si Ariel Florendo, anak po siya ni Mr. Ronaldo Florendo. Taga Santa Maria, Bulacan po sila. Taga Poblasyon, Santa Maria, Bulacan. Sinet po sa akin yung tatay yung video niya kasi natutuwa siya dahil yung anak niya na-inspired din na magtanim ng lettuce. Kaya po sa video makikita nyo, siya na mismo ang nagtatanim ng lettuce. Eh, sana lahat ng mga bata na ganitong edad, bata pa, matuto ng magtanim. Wrap up lang po natin. Kung gusto nyo po ng mas murang Kratky method, pwede po natin subukan ng pet bottle. Ang mas mura po siya, lumalagay lang po siya na yung bote ng cook, biyada yung bilhin ng piso, ng 1.50, or pwede nyo hingin na lang. At saka po yung insulation foam, magkakagastos po kayo ng mga 5 pesos per bottle po. Yun po yung budget po sa insulation foam. Ayan. Kaya ho, kung sa area nyo ay wala kayong styro box, kung wala kayong PVC downspout, pwede nyo pong gamitin ang pet bottle. Medyo matrabaho lang po siya dahil kailangan nyo magdagdag ng water from time to time. Siguro po mga every 3 days kailangan nyo magdagdag ng water.